So, good morning sa inyo lahat. 9 o'clock ng umaga, time check. May deliver na kagad ako. Isang halaman. Ay, swerteng araw. Apo. So guys, babiyahe pa lang tayo, may booking na agad. Akalain mo yun, sa Mr. Speedy. Anyway, good morning ulit sa inyo lahat. Welcome sa aking channel. Yun nga, magdi-deliver tayo. Magdi-deliver tayo ngayon. Papuntang Baliches Bayan. Bali, nakuha natin siya rito sa malapit sa atin sa Bulacan. Heading to Bayan tayo. Pero sa tingin ko, kailangan ko muna mag-gasolina para makargahan tong kabayo natin. Yun, nga pala, masaya ako kasi na ayos na yung issue ng GoPro ko. Wedi nga! Kasi noong una, mahina yung audio mic ko. Kumbaga, ang hirap niyang gamitin. Ngayon, ayos na yung issue niya. Through online rin by GoPro website. Di wow! Doon ko nalaman na hindi pala sa mic ang problema natin. Ang problema pala natin is about sa settings. Kasi ang gamit ko guys, normally pag nag motovlog ka, ang gamit mo is yung mic adapter ng GoPro. Pero since na price rin siya, konti na lang difference. Kaya ang binili ko sa GoPro Hero 8 ko is mediamode. Di wow! Mediamode siya yung mga GoPro Hero 8 dyan, alam nila to. Yung mediamode, yung mismong housing siya ng GoPro. Housing siya ng GoPro, tapos i-attach mo lang siya. Kung nanonotice ka sa mga previous video ko, is medyo malaki yung GoPro, lumalaki siya, parang tumataba. Yun ang ina-attach doon para magkaroon ka ng built-in 3.5mm socket for mic. Pwede nga! Tapos, ang naging issue lang is, dapat pala, FYI lang, kung gumagamit kayo ng mediamode sa GoPro Hero 8 nyo, FYI lang, kailangan hindi kayo gumagamit ng quick capture. Kasi sa GoPro Hero 8, meron tayong tinatawag na quick capture. Yung quick capture is yung function na naka-off yung GoPro nyo. Tapos, ipipress mo lang yung record button, automatic siyang mag-on and mag-record to save battery life. So, pag ganun case pala, hindi pala niya nakukonfigure yung external mic na naka-attach sa kanya, kundi ang nangyayari is dumediretso siya rin sa mediamode. Kaya, medyo mahina yung pick-up ng boses ko. Gawa nga ng ano, ng doon pa rin ako kumukuha ng audio sa mediamode. Kaya ganun. Ngayon, kailangan mo, ang solution doon is kailangan mo muna i-on yung GoPro mo. Tapos, after mo i-on, saka may ipipress yung record button para ma-analyze ng GoPro na gumagamit ka ng external mic. Para hindi nga gagamitin yung mediamode shotgun mic. Yun pala yun. Kaya masaya ako kasi ang tagal ko ng problema to na nahihirapan ako sa external mic ko. Yung audio napakahina. I hope ngayon medyo okay na. So magpapagasalina muna tayo guys. Kasi mabahaba itong araw natin, yung araw na to. 100 bossing premium. 100 premium. Ah. Okay. Ah,
deliver. Kailangan ba lagi dinidili ganyan? Hindi ko alam, pinikap ko lang siya. Sa loob lang na ako nalang delivery. Bago umalis, sabi ko sakto ah. Kinuha ko na rin papuntang bayan. Siya sa akin namatay, Eli. Na maliit lang. Siguro nga, kailangan kasi maano yan eh. Tawag dito, makatas yung loob niyan, di ba? Hindi masyado siguro kailangan delivery. Oo, siguro ganun. Saka hindi natututukan din ang araw. Eddie, wow! Saka baka nakabilad. Salamat, bossing, ha? Baka pang ano lang yan, pang indoors. Oo, oh, oh, mga ganun. So, yan mga guys. Na-deliver na po natin yung first booking natin ngayong araw, which is dalawang paso na halaman. Medyo nakakalito rin yung lugar kasi lugar kasi paikot-ikot. Paikot-ikot siya. Yun nga. Ngayon, pupunta ulit tayo sa favorite spot natin para makakuha ng new booking. Binabati ko ulit ng maligayang araw sa inyo lahat. Magandang umaga. Sana ayos lang kayo kasi ayos lang ako. Parang huminto yung mapa ko. Teka lang. Wait a minute. Mga guys, wala pang 5 minuto, may nakuha na naman tayong bagong booking. Eddie, wow! So, pipick upin natin siya ngayon. Papunta na naman sa kabilang dako naman tayo. Kabilang dako, dako-dako. So, atak. Larga ng larga. So, doon natin siya pipick upin. Minsan eh, aning-aning tong ano eh, Google Map. Usan saan tayo pinadadaan. So, larga lang larga. Trabaho lang ng trabaho, kayod ng kayod. So, yun mga guys, na-pick up na natin yung second booking natin ngayong araw na to. Ngayon, dadali naman natin siya sa drop-off point. Sino nagsabing mahina na si Mr. Speedy? Okay guys, so update ko na lang kayo mamaya pag malapit na tayo doon sa drop-off point. Sobrang init. Okay, ciao kakao. Ay, sobrang traffic mga guys. At hindi lang yon, sobrang init. My goodness, sabi nga ni Robin Padilla. Napakainit. So, katatapos lang po natin i-deliver ang ating order dito sa parteng Bulacan. So mga guys, dito na naman nagtatapos ang araw natin kay Mr. Speedy. Hindi tayo nasiro ngayong araw na to. Maganda-ganda rin ang kita natin. Gusto ko nga palang magpasalamat sa mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Saka yung mga hindi pa nagsusubscribe, parang awa nyo na, mag-subscribe na kayo. Huwag nyong kalimutan i-hit yung notification bell para ma-update kayo ni Kuya Rojum nyo sa mga susunod na upcoming video. So, ciao kakao, hasta la vista,
Bebe.